bata. Kawawa siyempre naman. Naawa din po siya. At si tatay ay isang mekaniko sa Saipan habang nagpapabanat ng buto. Itong si tatay, itong si nanay. Ayan si, ano, si Mrs. Tapos may bata doon. Opo. Tignan mo yung mukha, idol, mga lalaki. O, oh, iba. Iba na naman. Dalawa. Iba na naman. Tatlo. Yan. Hindi na mabilang, idol. Apat. Iba-iba yan, idol. Lima. Ano ba yan? Gumagawa ng kabalastugan. Sir Wilito, magandang hapon po. Magandang hapon po. Anong oras po dyan, sir, sa Saipan? For... So, sir, masakit po itong reklamong tatanggapin namin at nakakasama ng loob kahit na hindi ko kahit kaano-ano. Bakit po nagawa ni Mrs. ito? Sorry, sir, I have to be fair here. Baka naman, sir, may pagkukulang din kayo. Yun nga po ang tinataka ko. Wala po akong talagang alam na pagkukulang. Pagkukulang po, hindi ako umuwi. Dahil gusto po mabigyan ng magandang kinabukasan yung tatlo kong anak na babae. Yun lang po ang hinihiling ko sa kanya. Alagaan niya mabuti mga anak ko. Ayusin yung buhay natin para pag-uwi ko masayang pamilya. Yun lang hinihiling ko sa kanya. Pero anong, puro kasi ng malingan po lahat, 12 years. 12 years? 12 years na po ako eh. Okay. Bali, 2009, nabuntis na po siya sa ibang lalaki. Oo. Binilang ko po yung nasa video, parang limang lalaki po yon. Opo. Paiba-iba. Ano pong sabi niya nung sinabi niyo, oy, merong limang lalaki doon na sweet kayo? Ano pong sagot niya? Wala siyang sinasabi. Dahil kasalanan ko doon, hindi ako umuwi. Yun po palagi yung binabalik sa inyo. Kasi hindi ka umuwi, kaya nandalaki siya ng lima. Opo, opo. Eh, sino-sino lang po yung mga kalampungan yung mga lalaki, sir? Hindi niyo tinanong. Yung ba yung mga kapitbahay, kaibigan, kumpare? Ang mga anak ko lang po nakakaalam eh. Dahil naawa na po sa akin yung mga anak ko sa ginagawa niya. Sobra-sobra na po nga paghihirap ko rito. Tapos eh, ganun lang ginagawa. Pati pera ng mga anak ko na pangbayad sa school, panggamit nila sa school, kinukuha nila, tinatakot na yung anak ko. Wala akong magawa. Kaya hindi ko rin po, wala po talagang alam. Okay. Palagi niya binabalik sa inyo na hindi ka kasi umuwi. Bakit dumating ba yung point na sinabi niya sa iyo, umuwi ka na rito, Luilito, para mabuo ng pamilya natin? Meron ba yung time na nagsalita siya ng ganun, sir, at hindi niyo siya pinagbigyan? Wala naman po. Wala naman po. Kasi ang nag-surprise delivery nga po ako last year, 2020. Para magising siya ang isip niya na talagang mahalaga sila sa akin. Ano po yung surprise delivery na yun, sir? Sa ano po yun? Sa parang gift. Ano? Nakalimutan ko yung pangalan. Meron pong video yun. Nasa YouTube po. Okay. So, papakita sa kanya kung gaano mo kamahal yung pamilya mo kaya nag-surprise delivery ka sa kanya. Na-appreciate naman niya po yun o baliwala sa kanya yun? Yun nga po ang tataka ko, bakit parang baliwala lang, nagsisinungaling po, magaling po talaga siyang magsinungaling. At, napaikot po ako ng gusto eh. At meron pong anak, bata doon, na sabi niya anak ng kasambahay, pero anak niya pala yung sa ibang lalaki. Ako. Ako po bumuhay doon. Umpisa sa panganganak, alam ko po siya sa pinanganak. Yung anak ko po lahat nakakaalam po sa si pinanganak. Paano po na-discover at kailan na yung batang yun ay hindi niyo pala anak, bagkus anak po yun ng isa niyang lalaki? Dito lang po nga, August, kasi kinuwento po sa akin lahat-lahat ng anak ko dahil sobras po yung ginagawa. May lalaki po doon naman sa bahay, na iba. Okay. So yung anak ko po na panganay, siya na po nagsabi lahat ng buong katotohanan. Natapusin na yung problema na yan. Sabi ko, kaya pala tayo hindi makaangat sa buhay. Marami ka akong ginagawang kawalang yan, pera ko binibigay mo sa lalaki, pagawa mo ng bahay. Pero ako bumuhay sa anak mo. Okay. Ito yung sinasabi ko na dapat meron tayong batas tungkol dito na yung ating OFW na sa ibang bansa nagpapakanda hirap, blood, sweat, and tears para kumita ng pera. And then pagdating sa Pilipinas, yung kamag-anak na sumasalo ng pera dito, winawaldas, ninanakaw. Dapat meron tayong batas na ganon nang sa gayon, eh mabigyan ng leksyon itong ganitong klaseng mga waldas ng mga kamag-anak. Tawagan itong si Mrs. Attorney Garrett. Yes, sir. Iyon yung sinasabi ko, dapat magkaroon tayo ng batas na yung bang, yung naiwan dito sa Pilipinas, walang ginawa kundi waldasin at nakawin yung pera at ari-arian nung kanyang spouse na nasa abroad. Mm-hmm. So sa ngayon kasi hindi pwedeng kasuhan niya, sabi mo, kasi no, hindi pwedeng qualified theft ang, kasi mag-asawa. Yes, sir. Diba? Dahil may tinatawag na conjugal. Mm-hmm. Pwede ba natin gawa ng batas later na, oy, kasi ikaw ay nagnakaw ng pera ng pinaghirapan ng asawa, kung kinakailan baguhin natin batas, amyendahan natin, is that possible? That is possible, Sir Rafino. Nanggagaling kasi yung inability natin magkaso based on principally two factors. Yung una sa family code nga, which is the system of conjugal property, ang ibig sabihin nun, kung anong pagmamayari ng isa, pagmamayari din ng isa pa. Correct. So there cannot be any theft kasi technically that's also their property. So we have to modify that. Second, sa penal code naman, meron tayong exemptions from criminal liability kapag property crimes and ang victim is a family member. So okay, parehas po nating babaguhin yun. Again, when we talk of laws, anything naman possible, Sir Rafi, okay, as long as we legislate. Yan gusto ko na gagawa tayong legislation later na kapag ikaw, kamag-anak, nandito sa Pilipinas, winaldas mo, ninaka mo, binenta mo, sinanla mo, yung mga ari-arian ay pinundar ng kamag-anak mo na nasa abroad, pinagpawisan yon, pinaghirapan, at winaldas mo, yes, pinanlalaki mo, pinababae mo, abay dapat makulong ka. Yes, definitely, Sir Rafi, kasi dito ang intention naman natin is to protect nga yung kawawang OFW na halos magdugo abroad para lang makakita ng pera. Pag-uwi, biglang parang walang improvement sa quality of life nila dahil winaldas sa bisyo. Nasayang, 10 years naghirap tulad ni Seth, 12 years naghirap doon, yes, sa Saipan. And then pagbalik niya rito, bokya dahil pinanlalaki.
Tama, Serafino. Inisis yung pera. Definitely, meron tayo dun what we call a punishable wrong, something that is not morally right. Something so bukod sa adultery, dapat meron pa? Dapat meron crime. Pa, Serafino. Dapat merong property crime. Property crime. Parang okay. Akin to theft or estafa siguro, Serafino. Iyon. Later, gagawa tayo ng ganung batas kapag yes, dumating yung tamang panahon. No sige, problem. Thank you, Atty. Garrett. No problem. Okay. Mrs. Adeline Linatok, magandang hapon po, Mrs. Para po sa cellphone lang. Ma'am. Sir, magandang hapon po. Bakit naman ganun, ma'am? Limang lalaki pa talaga? Inamin ko naman po, sir, lahat po yan. Pero nagbago naman po ako, sir. Binago ko naman po yung sarili ko para sa mga anak ko, sir. Anong klase pagbabago po ginawa niyo, ma'am? Ano po, nasa mga anak ko na lang po lahat ang attention ko po. Hindi ko po sa kaibig ko po sila iniwan kahit kailan. Okay. Ma'am, sandali ha, kakausapin kayo ni Mister. Sir. Sir, kung totoo, nasa kanya yung mga anak na nasa akin po. Ginawa ko po siya yung mga anak ko na maayos na tirahan, na may mga gwardiya, para hindi nila magulo. Okay. Ibali maubos yung inaano ko, para di bali magpagod ako para sa mga anak ko. Ikaw ang ginawa mo, puro kahayo. Pati yung ano, pinagbigay ko na pambili ng PC na ano, pati iPhone 12 na pinadala ko, na para sa anak ko nung birthday. Pro Max, binenta mo. Pati yung mga gamit, anong klaseng tao ka? Para sa mga anak, pati bayad sa school. Pati attorney ng anak ko, anong nangyari? Sabi mo, na-stroke. Kausap ko lang yung attorney ng anak ko. Naginaw kasalanan mo rin, nangyari sa anak ko yun. Hindi, kaya napariwara ang buhay. Kaya makaganap ka anak, kung hindi ka ba naman sira ang ulo, hindi dapat gawin ng isang tunay na magulang yun. Bakit? Ano bang pagkukulang ko? Ano kasalanan ko? Hindi ako umuwi. Hindi katarant yun. Dahil yung pera pinapadala ko sa yun, sobra-sobra. Saan mo dinadala? Marami akong ano dito. Mayroon akong, meron akong ano, remittance. Kaya naman ang sinabi ko na na-stroke na si Atomy. Kasi sabi niya kasi, pati si Atomy, papatay ko daw eh. Pati yung nakademanda, ipapatay ko daw. Sinasabi ko yun kasi kasinungalian mo. Sabi ko siya, nagpadala akong pera. Di niya, sabi ko naman, wala ka nang dito, ano ba kung gagawin yun? Niluloko mo ako kasi sinungaling ka. Kaya ginawa ko, ano bang klaseng Atomy yan? Ano bang ginawa ko? Hindi naman kasi maganda yung trato niya sa akin. Hindi na nga kami nagkikita. Hindi na nga kami nagkakasama. Ang trato ko sa akin, minaharap naman ako si Masipa. Kung sino lang ako kala, hindi ako inanabang alak niya. Lagi lang ganyan ang trato sa akin yun. Hindi lang pagkasi trato sa akin yun. Isa lang ang gusto ko sa'yo, magulo ka. Ito lang tayo. Inamin ko ako na sa kasalanan ko. Nagkamali po ako. Nagalap ako na attention sa ibang tao. Nagalap ako na pagbabahal kasi hindi niya maibigay. Hindi ka nung attention. May mga anak ka. Ba't mo pinapoy yung mga anak ko? Ba't mo pinababoy yung sa lalaki mo? Hindi ko trato yung mga bata. Kahit mag-investiga po kayo. Kasi nung alingan po lahat yun, sinasabi niya na siya nag-ano sa mga anak ko. Ang mga anak ko po, ako lahat ang nagkasigasos sa ngayon. Pumuhat nung nalaman ko lahat ng katotohanan tungkol sa kanya, pinalis ko po siya dahil lagi siya may kasama ng lalaki sa bahay. Sir, ang sabi po ni ma'am kanina, nagbago na rin po siya. So yun ba'y tinatanggap nyo? Ay, hindi po sir. Kasi kasinungalingan po yun. Huwag po kayong papadala sa kasinungalingan niya. Kasi kung totoong talagang tao siya, dapat yung mga anak niya, dinalaw niya man lang doon sa tinitira niya ngayon na dadalawin niya para siyang ano lang, parang nananakot na may kasama siya mga taga-BFAD. Sabi ko, para kayong mayayabang. Sabi teka ko, na, bakit siya may kasama taga-BFAD, sir? Eh, hindi ko po alam. Para silang mga ano, pero hindi po ako bilib sa tao na puro kasinungalingan. Ang gusto ko lang po talaga sa tao na yan, makulong. Okay. Ruela, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon ka. Sige, ano pong reaction mo, Ruela, doon sa sinasabi ni mama nyo, siya ay nagbago na at nakatuon na lang yung kanyang atensyon sa inyong lahat, mga anak niya? Bali po, wala na pong lalaki din yung mama ko nung po ilang buwan na, pero hindi naman po, hindi na rin po maayos yung pag-manage pa rin po ng pera. Okay. Bali yung pera po na imbis na ibayad sa tuition ko po, eh, pinapakain niya po doon sa mga kaibigan niya pong BFAD po. Oh. Tapos pinang-iinom lang po. Kaya hindi rin maayos po ang pera kahit nawala si mama kong lalaki. Doon ba nagtrabaho nanay niyo sa BFAD? Apo. Pero wala pong sweldo yun eh. Magkakasweldo pa lang po sa pagkakaalam ko po. Oh, gobyerno, magtatrabaho siya doon, walang sweldo at magkakasweldo pa lang? Parang ano lang po, volunteer lang po. Tatay Ruelito, ang pinapadala niyo po kay nanay ay magkano, aman? Sa ano ko po, sa sweldo ko po rito, maabot po ng 80,000 sa buwan. Wow. Misa po sobra, kasi may part-time pa po ako. So magkano po nagtataksi pa po ako sa gabi. Ang sipag niyo naman sir. Magkano po doon sa kinikita niyong 80,000 ang pinapadala niyo po sa Pilipinas? From January 2001 hanggang August, 800,000 po. 800,000? Para sa sukat na po. Opo. Wow. May record po ako. Ang laki naman po. Wala pa po 1 year. Ang laki naman noon, 800,000. Kulang 1 million. Kasi ang per hour ko po dito, $10 per hour. So, malaki. Nakasumusweldo po kasi sa linggo nang minsan 25,000 sa linggo. Napapadala ko po lahat yun kasi may part-time po ako ng linggo, nagtataksi po ako sa gabi. 25,000 a week, so parang 100,000 a month yan. Opo, totoo po yun. Oh, man. May patunay po ako kasi kinuha ko yung mga anak ko ng kondo sa ngayon na para may malipatan siya, maupahan na kondo, na para maupahan ano sila, na maayos, para makasafety lang siya dahil sa magulang niya, sa nanay niya, sa mama niyang siranggulo. Okay. Hindi pala BFAD, Barangay Peacekeeping Action. Opo, yun po yung tinutukoy ng anak. Yun tinutukoy, hindi BFAD. Opo, sa barangay po yun. BPKA. Nadamay ito rin BFAD. Ma'am Adeline, sir. 100,000 a month or 25,000 a week
Saan niyo po dinadala yun? Napakalaking pera po yun. Imbis na pambayad sa tuition ng ilan doon. Sa anak niyo. Hindi naman po laging ganun, sir. Pag may pabibili lang po siya na, kunyari po, bibili ng PC. Pag may bibili po para sa mga anak, saka lang po siya. O sige, sabihin na po natin. Okay, sige. I-cut natin in half. 50,000 naman. Saan niyo po dinadala yun? Malaking pera po yun. Opo, sir. O, paano niyo po ginagastos yung ganun kalaking pera? Samantalang iba, minimum nga, napagkakasya. 15,000 a month lang, kasya pa. Sa inyo, sobra-sobra. Baka sumobra ang pera mo, kaya hindi mo na alam kung paano gastusin. Eh, nahati-hati ko naman po sa mga anak ko po, sa mga kapangailangan po sa bahay. Yung anak mo nga nagsasabi, ma'am, pang tuition na lang niya, ginagastos mo pala sa mga tropa mo sa barangay. Dalawang beses lang po, sir, nakikain sa akin yung mga yun, sir. Rowella, anong gusto mong gawin ni nanay mo para mabuulit yung pamilya niyo, mabuulit yung tiwala ninyo sa kanya? Ang gusto lang po namin magkakapatid po. Magbagong buhay po si Mama kahit hindi po namin kasama. Okay. Ayan po, ma'am. Hiling po ng anak niyo, magbagong buhay na raw po kayo. Hindi naman, sir. Ang ginagawa ko po, sir. Okay. Kahit investigahin niyo po ako, sir. Pero ano pong guarantee na talagang kayo magbabago na tuluyan? Hindi na kayo babalik sa dati niyong gawain? Alam niyo po, sir. Simula nung pumasok po ang taon na to, sir. Ako, sir, mga anak ko na lang ang sinuon ko atensyon. Kaya po nababantayan ko na po bawat kilos nila. Nay, yung pong anak nyo sa ibang lalaki, huwag nyo naman po ipaako kay sir. Kung sino po yung tatay noon, yun po dapat magsuporta. Huwag na po si Sir Ruelito. Unfair po yun. Hindi sir, kasi sir, siya po ang nakilala ng tatay, sir. Hindi rin po niya kilala yung totoo po niyang ama. Yung asawa ko po ang kilala niyang tatay niya. Sir, hindi po totoo hindi yan. Hindi po kilala. Kahit itanong niyo po sa mga anak ko, sir. Kahit itanong niyo po sa mga alam anak ko. Alam po ng mga anak ko lang kilala lahat. Laraki niya. Yung po nagmulit siya doon sa mga anak ko. Kung gusto niyo, sir, kahit hindi. Yung tao na yun, pinagpagawa ko pa ng bahay. Hindi ako ano po naging buhay namin. Pero ako po yung pinagpagawa ng bahay, 2013. Ayan po ako. Okay, Sir Wilito, ganito na lang po. Yung pera niyo po na ipapadala sa Pilipinas, huwag niyo na po idiretso kay Ma'am Adeline. Idiretso niyo po sa pangalan yung anak. Opo. Halimbawa kay Ruela. Ruela. Hindi, si Ronaldin po. Hello po. Si Ronaldin po ang may alam ng katotohanan lahat dahil siya po yung matanda. Pangalawa po yan. Okay. So, Ruela, yung pera mula ngayon ni Papa niyo, hindi na idadaan kay Mama niyo, idadaan na sa iyo at sa kay Ronaldin, yung mas nakatanda sa inyo. Opo, bali, yan na nga po.